Ayan, hello po sa inyong lahat. Ngayon, meron akong gusto i-share sa inyo. Siyempre, bago ko makalimutan na i-upload itong video na ito, nakita ko kasi dito sa aking phone, yung ginawa naming video ni Nanay nung pinakita niya sa akin yung kanyang BBS notebook. BBS means Basic Bible Seminar na ginagawa ng Jesus is Lord Church. So, alam, nakakatuwa, ano, nung last week, magkasama kami ni Nanay. Sinamahan ko siya for her to be echo dito sa malapit lang sa bahay. So, pagsakay ko ng kotse, nakita ko na nandun yung notebook niya. At ito pala yung notebook niya noong siya ay ima-attend pa during Aurelio Day sa JIL sa Manila. So, nakakatuwa kasi diba nahanap pa ni Nanay at talagang itinabi pa niya ang notebook na ito. Kaya panoorin niyo po yung video na ito kung paano kinento ni Nanay, no? Yung kanyang, yung mga naranasan niya during those times at kung paano niya iningatan at pinahalagahan yung kanyang BBS notebook. Ayan, so, panoorin niyo po yung next video, no? Karugtong po nito at mamaya, nako, talagang nakaka-bless. Nakaka-bless po talaga na balikan natin after ninyong mapanood ang video namin dalawa ni Nanay. Si Brother Efren naman noon na pumalit. Baga pa si Totoy noon eh. So kung 1986 pa tong notebook na to, ilang taon na to ngayon? Diba na 1986? Tagal na. 96, 2006. 2016. Grabe, parang 35 years. Ang tanda na ng notebook na to. 35 years na. Grabe. 17 basic Bible seminar. Grabe, 35 years old. Ito yung petsa niya. Yan o. Ito. September 7, 1986. 5 Steps to Christian Growth. High school pa lang sila, tita mo. Ano, second year high school ako nito. Ito yung Next Start Salvation. Ito yung BBS 1. Yan, August 24, 1986. Yan, Sister Baby Anay Soriano. Yung nagturo. Oo, siya yung nagturo noon. Yan. Grabe. Jesus Lord Fellowship. Yan, sulat ni Nanay. Sister Amor, yung mga pangalawa kay Brother Eddie, yun ang nakapirma doon sa certificate ko, si Brother Eddie tsaka Sister Amor. Saan na siya na eh, JIL Canada? Doon na siya naka-assign. Maganda yung ano na yun, Sister Amor. Yeah, may growing pa si Nanay. Oh. Yeah. And then, okay. Saan ba ito? Makita mo kay Nadimdim at Gabuya, magugulat sila. Luman-luman ang tignan eh. Sobra, grabe. 35 years old na ang ano na to. Eto, diba, meron pang ano si Nanay. May drawing pa siya. Christian Stewardship. Ayan. Wala pang computer noon. Sobrang simple at manual pa lang. Kompletong-kompleto. 17 topics. 17. Ayan. Tsaka ang linis. Ang ganda ng sulat ni Nanay. Grabe. Tapos may mga deeper teachings na rin eh. Aside, bukod dun sa 17. Kaya nga nandito nakita ko yung mga deeper teachings. Mayroon na pa nagiging sa ibang notebook. Ah, meron pa na eh. Pang mga deeper teachings na. Kuminsan kasi, di ba, doon tayo sa marapit sa Loton. Kung saan-saan kasi yung ano ni Brother Eddie, no? Kung saan-saan tayo na didistain. Hindi kasi pag ayaw tayo papasukin sa Aurelio, pag sinasara na, hanap na lang tayo. Minsan doon nga sa gilid-gilid na lang, di ba, Nay? Kasi bigla na lang parang hindi na pwedeng gamitin, ganyan. Kahit umuulan na, Nay, no? Saya. Maghahapon talaga tayo nun eh.
meron pa yung signal number 3 na. Sabi ko, maiwan na lang kayo, huwag na kayong sumama. Ako na lang kasi hindi maring hindi ako makapag-seminar eh. Eh, Sister Rogelia, ayaw na niyang lumuwas eh. Ako talagang ano, may 25 pesos ako na bariya. Talagang nagpaano pa rin ako nun. Pumunta ng sa seminaran. O, oh, meron na yun. June 30, 1987. Reverend Amor Robles ang nagturo. Oh. Yung time niya is 9:08 p.m. Putatan Elementary School na to. Oh. Ah, pumunta siya sa Putatan Elementary School ng ano, nung June 30, 1987. Tapos, ang topic is the second coming. Ah, oh, sobrang tagal na nito. Saka sinusulat talaga ni Nanay yung ano, yung mga Bible verses. Ayan, no, nakasulat talaga siya. Ngayon, titingnan mo na lang sa cellphone eh. Ngayon, sa Bible app. Ayan, ganda. 34 years na nasa akin lang yan. Kuminsan, hindi ko alam kung saan ko ba nailagay. Kaya hinahanap ko. Ito pa rin naman yung tinuturo hanggang ngayon, Nay. Ito pa rin. Di ba yung nag-graduate kami? Yung ano, pati si Baby. Ito pa rin yun. Ito pa rin. Yan. Di ba, napaguhit-guhit sila. Hindi pa uso yung highlighter nun, kaya guhit-guhit yun yan. Kakatuwa. Special seminar. Kaya, maging. Maging ni Lord. Maging ni Lord. So, ayan, napanood po natin kung papaanin kwentuhan namin ni Nanay tungkol dun sa kanyang BBS notebook. Basic Bible Seminar notebook na 35 years old na po. Matanda pa ito. Kesa sa mga anak ko. So, alam niyo po, ang nakaka-amaze dito, after po nung high school ko, nahailang lipat pa kami ng bahay. Siguro, sila Nanay. Dahil nga po, no, ako yung nag-asawa na mga nakailang lipat pa ng bahay sila eh. Hindi lang dalawa, tatlo. Palipat-lipat po ng bahay hanggang sa nagkaroon po sila ng permanenteng bahay in Cavite. So, nakakatuwa kasi usually, di ba, pag naglilipat ka ng bahay, marami kang mga gamit na po pwedeng mawala, mga gamit na po pwedeng maitapon mo na. Ganun. So, ang nakakatuwa, kahit ilipat na ng bahay sila Nanay, talagang alam niyo po yung kinip niya at pinahalagahan po niya itong kanyang BBS notebook. No, sobrang nakaka-amaze po, no, kung paano na sobrang mahal na mahal ni Nanay yung kanyang ano po, no, yung kanyang BBS notebook. And of course po, syempre mahal na mahal ni Nanay si Lord, 'di ba? Mahal na mahal ni Nanay ang Panginoon. Ganun po niya ito tinitreasure, ano, yung mga panahon na kung saan po ay nare-reminisce o binabalik-balik ang alaala po ni Nanay yung mga Aurelio days na kung saan siya ay umaaten. Sobrang alam niyo po, nakaka-amaze ng mga time na yon. Alam ko pong maraming makaka-relate, no? Lalo na sa mga kapatid natin sa JIL. Ayun po. So, sobrang lang naman ako excited na i-share sa inyo dahil parang bihirang-bihira na lang po yung mamit ko na tao na maipapakita pa po niya yung kanyang mga gamit nung mga times sa mga during 80s na hanggang ngayon. Tapos palipat-lipat ka pa ng bahay, tapos nakik mo pa rin, andyan pa rin, ang linis-linis pa rin, ang ganda-ganda pa rin, walang pagbabago. Ayan, kaya thank you Lord, no, sa pagkakaroon ng magulang na kung saan kaming magkapatid ni Joy ay dinala ng aming parents, no, sa ating Panginoon na makilala ang Panginoon and tanggapin si Jesus as Lord and Savior ng aming mga buhay. Kaya, we are so blessed, ano? Ang pagpapalang ito ay tunay na hindi pwedeng bayaran ng kahit magkano.
at talagang nagbibigay ito ng galak sa puso mula sa ating Panginoon. So yun lamang po ang nais kong i-share sa inyo. Kaya sa mga nagbi-BS po, no, na ating mga kapatid hanggang ngayon, i-treasure po ninyo yung mga notes ninyo. Alam ko na digital na ngayon, no, nasa YouTube channel na, no, so nasa mga cellphone na, at yung mga next generations, di ba, na paparating, ay maipamana pa natin sa kanila yung mga gantong bagay, lalong-lalo na po ang salita ng Panginoon na ma-share po natin. Alam nyo, si Nanay, meron na siyang apo sa tuhod. So, meaning si Gavin, yung aking kauna-unahang apo, no, pwedeng makita pa niya, mabasa pa niya in the near future itong notebook ng kanyang lola sa tuhod, no, yung BBS notebook ni Nanay. And thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Kaya sana po nag-enjoy kayo, no, at napagpala ng video na ito. At tanging sa Diyos pong papuri. Good night po sa bawat isa. God bless you all. Glory to God.